Magandang araw po sa inyong lahat, lalo tigit kay Pastor Wilbert at kay Ate Yasmin. Salamat po muli sa opportunity na binigay niyo po sa akin para makapag-share po sa inyo pong platform at magamit po ng Panginoon sa panahon po na ito. Ganoon na rin po kay Pastor Archie, Pastor Regine at sa kabuuan ng technical team. Salamat sa inyo pong mga tulong para patuloy po na maging maayos yung ating pong ginagawang live streaming. So ngayon tayo po ay magpapatuloy ng ating pong nasimulang aralin na pinamagatan po nating The Paradox of Authority. Okay? So mga kapatid, again, ito po yung truth of wonder. Okay? We know that we need authority but we don't trust it. We know that authority is good for us but we don't want it. We know that authority is necessary but we only give it a certain amount of space in our lives. Bakit? Okay? Eh kasi meron nga po tayong democratic country. O namumuhay tayo sa democratic country na sobrang opposite sa kaharian at gobyerno ng ating Panginoon. Yes. Sa ating gobyerno, we simply cooperate but do not submit to authority. Kay Lord kasi, ang pinaka o sa gobyerno ng ating Panginoon, which is kingdom government, ang pinaka makapangyarihan po na salita ay ang obedience. Ayan. Kaya yon, hindi ka pwedeng mag-submit ng without obeying. Yun po, sa kaharian ng Panginoon. Sapagkat siya po'y hari, kaya dapat siya ang nagahari sa ating buhay. Ulitin ko, sa demokrasya, pag gusto yung leader, nakikikooperate. Pag ayaw yung leader, ayaw na makikooperate. O let's say, mas ito yung tama. Ano, pag gusto, yung ipagagawa ng leader, okay, makikiayon o makikikooperate. Pero, pag hindi na gusto, okay, ayaw na. Kaya nga, along the way, abang kami po ay nag-aaral no, sa ilalim ng aking pong mentor, and I take as my spiritual father, abang kami nag-aaral, doon namin alaman, ano, mga kapatid, na talagang uti-uti, ano, uti-uti po yung ating matututunan na talagang hindi pwedeng pastor mo lang siya. Kung hindi dapat mag-came up yung inyo pong relationship sa pinakamataas na dimension. Yun nga po yung father and son relationship. Kasi ang legasiya, inheritance, heritage, saka monument, yan po ay para lamang po yan sa mga anak. Or mas tama na ang legasiya ay para sa anak, along with it, kasama po yung heritage, inheritance, at saka monument, mga kapatid. Kaya nga po, dito nakita natin na talagang sobrang taliwas. At habang tayo po ay napapailalim sa mga ganitong klase ng katuruan, ano, nakita natin talaga yung kapangyarihan ng pagsunod. Diba? Kaya nga, hindi natin namalayan, miski ako noon, hindi ko naman namalayan. Basta ako, sunod lang ako nung sunod. Kung ano yung naririnig ko sa aking mentor, sa aking spiritual father, sinusunod ka lang yon. And then, nagtaka ako, anong hiwaga ang nangyayari sa loob ng iglesia na uti-uti na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Na matagal naming ginawa. Okay? On our own. On our own way. Pero hindi ito nag-prosper. Pero nung nakita natin na kung saan atin ngayong inilalapat yung mga prinsipyong natututunan natin sa magitan ng ating tinetake na ating pastor, ano nangyari? Uti-uti nakita mo yung epekto noong kapangyarihan ng salitang obedience kapag ito'y iyong ginawa. Okay? Kaya yun, huwag na kayong magtaka kung bakit alam naman nating lahat, kailangan natin ng otoridad, mabuti para sa atin ang otoridad, lalo tigit sa ating mga buhay, pero mapupunan ninyo, konti lang yung ating pagsunod na ginagawa. Nakadepende ito kung gusto mo yung pinagagawa. Kaya nga, yun na naging problema ano, ng mga churches o natin, ng mga Kristiyano. Sapagkat yung ganitong klase ng kaisipan, nadala sa loob ng iglesia. So, sunod lang kay pastor pag gusto nila yung ipagagawa. Diba? Eh, sa aming natutunan kay Pastor Wilbert, ano mga kapatid, yun po ay kalimitan na ipapagawa po sa atin ng Panginoon na italiwas doon sa ating nakasanayan. Kaya most of the times, ayaw natin yun. Ayaw natin yun. Sabi ko nga po sa inyo, yun na lang dati, ha, noon. Yung pagdalo na lang sa church, issue pa. Diba? Eh sabi ko nga, ikaw na yung makikinabang, tapos issue pa sa'yo yung pagdalo. Diba? Eh samantalang, yung pagdalo ay unang bahagi lang po yan. At napaka,
kumbaga ay napaka-liit na bahagi mo lang na pwede mong gawin para ikaw po ay maturuan. Okay? Kasi siyempre, dumalo ka. Tapos pagdalo mo, tuturuan ka. Mga kapatid, eh ngayon, habang tinuturuan ka, nakadepende naman sa'yo kung makikinig ka. Diba? Tsaka depende rin yun kung anong maririnig mo. Diba? Yun ang magdidetermina. Kasi pwede rin basta knowledge lang, pero wala naman talagang wisdom doon sa tinuturo. Diba? Kasi nga, hindi niya naranasan yung kanya itinuturo. Kaya mahigpit na sinasabi sa amin ng aming leader, ang sabi niya, preach only what is working in you. Yes. Kasi nga, walang conviction pagka ating sasabihin nyo isang bagay na hindi naman natin naranasan. Pero once na naranasan na natin, tingnan nyo po kayo. Pag nagsashare na kayo sa mga kaibigan ninyo, anong dating? Kapag ka talagang, paano kayo nagsasalita? Paano kayo nagsashare kapag ka naranasan nyo isang bagay? Di ba na doon yung excitement? Yeah. Hindi lang yon. Kung kayo ay binigyan ng authority na gawin yung bagay na yun, particular na inyong mga spiritual leader, yes. Okay, you are authoritative. Yeah. Na andun yung authority na kung saan napakatapang ninyo, napaka-bold ninyo nagsasalita. Amen. Mamaya, ating pampahigtingin yan. Anyway, yun yung ating mga pinag-usapan noong nakaraan. Yung kapangyarihan ng otoridad, the most powerful position on earth is under authority. Authority is the safest place for all things to be. Discovering your authority is the key to freedom. Authority is the key to be free from stress. Absence of authority brings self-destruction. Authority brings protection. Mga kapatid, so, gusto kong sariwain sa inyo, yung aking pinakita sa inyo, yun po yun, safe, okay, sa isang binhi, na siya po ay mapatanim sa authority na nilagay sa kanya ni Lord, sa matabang lupa. Kung siya po iiwanan mo lang sa simento, ay hindi po safe sa kanya yon. Pwede po siyang tukain ng mga ibon at kainin nila. O kaya naman, matuntungan nating mga tao, or pwede rin magulungan sila ng mga sasakyan. At wala na silang, okay, wala na silang pagkakataong mabuhay pa. Okay? The same way sa birds and peas. Mga kapatid, parehas lang po yan. Pag tinanggal mo sa authority ng himpapawid ang ibon, mga kapatid, hindi na siya malayang makakalipat. Ganoon na rin po yung mga isda. Subukan nyo i-pollute nyo yung water. Okay? Nangamamatay sila. Mga kapatid, sapagkat naandun po yung batas ng malinis na tubig, malinis na hangin, di ba? Kaya nga nung pinakita ko sa inyo nung nakaraan, nung nagkaroon ng pollution, air pollution, nangalaglag ang napakarami, libu-libong mga ibon. Ganoon na rin ang mga tubig. Partikular, dito sa atin sa Laguna, nakikita nyo po yan. Okay? Pag nagkaroon ng kaunting problema, or let's say, may mga bahagi na tumaas na hindi dapat tumaas sa ilalim ng tubig. Ganun daw yung mga paliwanag nila. Ano nangyayari? Nangamamatay yung mga tilapia. Nangamamatay yung mga naandun, naninirahan sa tubig. So nakikita natin, yan yung pinakang powerful position sa atin. Yan yung safest place sa atin. At yan yung bagay na kung saan hindi ka masisira, hindi ka mamamatay. Pero once na ikaw po mismo ay umalis sa authority, or let's say, walang authority sa iyong buhay, self-destruction nag-aantay. Nakakalungkot, at worst, death will come. Marami mga kabataan, kaya napapariwara. Hindi sumusunod sa magulang. Hindi sumusunod sa authority ng buhay. Maaga na bubuntis. Yung iba naman, nagkakaroon ng masamang bisyo. Hindi lang po yung drug addict ang masamang bisyo o yung drugs. Mga kapatid, napakarami. Basta masigit po na yan ipinaglalaanan mo ng oras kumpara sa kalooban ng Panginoon sa iyong buhay, masamang bisyo din po yan. Kung yan ay habitual mong ginagawa, bisyo na yan. Okay? Katotohanan, power without authority is energy without permission. Okay? Ibig sabihin, pwede naman talaga you are powerful, napaka-powerful mo, napaka-anointed mo, napaka-gifted mo, pero without someone na kung saan ay maghahasa ng iyong karakter. Therefore, mga kapatid, yan ay energy without permission. Let's say, mga police, ang mga pulis, binigyan ng barel at sila po ay may karapatan o otoridad na gamitin ang kanilang barel kung kinakailangan. Pero tayo po, na mga hindi katulad nila, na law enforcer of the land,
Mga kapatid, wala tayong karapatang gamitin yung ating barel. May kaukulang pong parusa o kaukulang itong consequence kapag ka po ginamit natin ito. Ang barel ay kapangyarihan. Pag ginamit ng mali, ito po ay power o illegitimate power. At ito po ay nakamamatay. Nakita niyo po, destruction and then death. When you are under authority, you have the confidence you did not create. Di ba? Bakit ang tapang ni Lord, habang ginagawa niya yung kanyang ginagawa, sinimplehan na lang natin. Kasi ang sabi ng Panginoon, wala siyang ginagawa na hindi pinagagawa sa kanya ng kanyang ama na nagpadala sa kanya at nagbigay ng layunin na yon kung bakit siya narito nung panahon niya. At hindi lang yon, kahit po yung kanyang sinasabi, wala rin siyang sinasabi na hindi nanggaling sa kanyang ama. Kaya po napaka-bold niya, napaka-confident niya sa lahat ng kanyang sinasabi, sa lahat niyang kanyang ginagawa. Bakit? Kasi under po siya ng authority. At kung ano yung sinabi ng authority, yun ngayon ang nagiging hudyat para yung kanyang gift, yung kanyang power, magamit niya ng tama. Okay, hindi illegitimate yung kanyang power. Ito, you cannot give authority you are not under. Ibig sabihin, kung ako mismo, isang pastor, at walang nagpapastor sa akin, o wala akong tao na pinagpapasakupan, wala po rin akong otoridad na maibibigay sa akin na sasakupan. Siguro doon natutunghayan ninyo, ano, sa atin, binayayaan tayo ng Panginoon sa group natin na malinaw sa atin itong bagay na ito. Mga kapatid, pero pare-pares po tayo, may mga karanasan na masasabi. Ano itong mga karanasan na ito? Marami tayong mga natunghayan ng mga churches. Sorry, pero ito po yung totoo talaga. Na ano yun? Maraming mga katulad namin, ng mga leaders. Okay? Walang pinagpapasakupang tao. Kung meron man, grupo. Okay? Dapat tao. Okay, at yung taong yon, see to it, you must see to it, na ano yun? Talagang siya yung sinusunod mo sa buhay mo. Siya yung talagang nag-aayos din ng karakter mo. Siya rin mismo, yung parabang pagka sinabi niya, yun yung nagiging absolute sa'yo. Okay, sobra kasi tayo religious. Diba? Pwedeng kami dalawa lang ni Lord. Tignan natin mamaya, kasi ito yung ating bubuksan ngayon. Part 3 kasi tayo. Ito ating pinag-uusapan. Anong ibig sabihin ng authority, auctor? Nang ibig sabihin, promoter, the originator or the creator of a thing that promotes it. Kaya nga, again, si Lord ang lumikha sa atin. Ginawa lang niyang daan yung ating mga magulang. Pero huwag niyong kakalimutan, ang Diyos ang may akda ng buhay nating lahat. Amen. Okay. O, kaya nakita rito at lagi ko sinasabi sa inyo mga kapatid, kung hindi natin kilala ang lumikha sa atin, malamang sa malamang, mamamali ang gamit ng buhay na ito. Yes. At pag nagkamali ang buhay na ito, okay, ano nangyayari? Dahil dun sa pag-adapt ng mga settings na democratic way, ano nangyayari mga kapatid? Ayaw natin ng authority. Eh, tinakda ng Panginoon sa lahat ng kanyang nilikha na mag-submit sa authority na kanyang itinakda sa kanyang nilikha. Including us, mga kapatid. And that way, ano nangyayari sa inyo? O, di ba ang sabi? Ang promotion daw hindi galing sa east, hindi galing west. Ang promotion galing kay Lord. Ito maganda sa promotion ni Lord. Ito maganda. Pag alam niya na karapat dapat na sa'yo at you are very much ready to receive it, mga kapatid, isang pitik lang ng kamay niya yan. Darating yan. Amen. Huwag kayong mainip. Amen. Kaya nga natin na o nababanggit ng mga naririnig natin na tagapagturo, walang nasasayang sa lahat ng mga ginagawa natin kay Lord. Amen. Apatid, ang sabi rito, authority is not oppression, but rather it releases your freedom to function. Ang totoong authority, hindi nang o-oppress. Yeah. Amen. Okay? Kung hindi, talagang ito po yung nagre-release sa inyo ng totoong kalayaan para mangyari yung kalooban ni Lord sa inyo, okay? Magkaroon ng fulfillment yung pagkakalikha sa inyo ni Lord at mag-function kayo ng tama according sa inyong assignment. Okay? Kaya nga nung pinag-aralan natin ng mga nakaraan,
yung battery, totoo, very powerful. Kahit anong ganda ng sasakyan, kung wala yung battery, hindi siya aandar. Kahit pasabihin ng makina, hey, mas malaki ako sa'yo. Okay? Kaya ako yung pinakamahalaga o importante rito sa sasakyan. Ano sasabihin naman ng battery? Kung wala ako, hindi ka rin gagana. Diba? So nakikita ninyo ng bawat isang leader sa kanyang area of giftings. Okay, hindi pwede magpasya nila. Particular ang battery, kahit na yung battery po, ang pinaka-powerful. Okay, hindi siya pwede magpasya na ilalagay niya yung kanyang sarili kung saan niya gusto. Eh tayong mga tao, tingnan niyo po, pag walang authority ng buhay, kung anong gusto mo, yun ang ginagawa mo. Para kang battery, powerful sana, kaya lang walang saysay, kasi nakalagay ka sa hindi mo dapat paglagyan. Walang function at all. Nagmamalfunction. Truth. The secret to success in life is finding and staying under authority. So nakita nyo na, gusto nyo magtagumpay? Wala tayong problema nun. Kasi doon yung talaga ang pagkakadesenyo ni Lord sa atin lahat. Ang magtagumpay. Pero pag-usapan natin, ano ba yung sikreto? Okay? Anong sabi rito? Finding and staying. Sabi ko sa inyo, hindi rin ako bagong Kristiyano. Mga kapatid, matagal na rin po. 1984, bata pa kami. And then, bumilang na rin ako ng mga pinanggalingan na iglesia. Until, okay, walang breakthrough. Wala. Until the day nung talaga ako sumuko na talaga kay Lord. Yung totoong pagsuko na. Hindi yung puro iyak lang, pero hindi naman nagbabago. Okay? Kung hindi, yung panahon na yun, yung panahon na kung saan ay ayoko na mangyari yung mga resulta. O ayoko na maranasan yung mga consequence ng mga ginagawa kong pagkakamali. Yeah. Okay? Pinagkalaw sa akin ni Lord. At nung natagpuan ko na, nanatili ako. Okay, yun na nga, si Pastor Wilbert po. At bumilang na ng taon, yung pong aking pag-ano sa kanya, pananatili. Nag-start ako sa kanya 2014 hanggang ngayon. 2022. So, 8 years na po ako kay Pastor Wilbert. At hindi naman po ako nagmamalaki, pero isa sa tingin ko na nakita ko kung bakit ganun yung nangyari sa amin. Hindi lang sa akin, hindi sa akin nasasakupan. Ano po, kung ba't ganun yung nangyari po sa amin? Kasi, mga kapatid, pagdating po sa pagpursu sa kanya, okay, yun po yung aming top priority. Okay? Yung 8 years na yon, sa lahat po na kanyang mga aming pagsaseminar niya sa amin, dalawa lang yung pong aking absent sa kanya. At hindi mo pa masabing absent talaga kasi ako po yung nagpaalam sa kanya. At talaga namang very reasonable yung aking pong sinabi. Kaya sabi ni Pastor Wilbert, okay lang, sige, dumalo ka. Kaya yun na nakakalungkot sapagkat sometimes nakuha na. Kaya lang hindi na nanatili. Hindi na nanatili. Kaya mapuna mo, yung breakthrough, hindi dire-diretso. Ganon. Kasi tandaan nyo mga kapatid, may kanya-kanya tayong kalooban. May kanya-kanya tayong free will na sobrang powerful. Sa sobrang power niya, kaya niya mag-desisyon ng hindi kalooban ng Diyos sa buhay niya. Yun po yun. Kaya the secret to success. Kaya makita mo po, makita mo yung buhay mo, very progressive. Nakita mo talaga, from nag-start ka, 1984, tapos puti-uti, nakita mo kung ano na yung kinalalagyan mo. Spiritually and socially, financially, mga ganun. Makikita mo talaga siya. Grabe yung progression na dumating ka sa antas talaga ng pananampalataya mo before, di mo na siya inasahan. Sabi nga ni Pastor Wilbert, kapag kayo isang bagay, alam mo namang napaka-imposibleng mangyari sa'yo, di mo na siya inaasahan. Pero tingnan yung kabutihan ng Panginoon, totoo talaga. Yung if we seek first His kingdom and His righteousness, tamang prioridad. Mga kapatid, ang Panginoon na magdadagdag. Huwag kang mahumaling dyan. Ang unahin mo, yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. O kaya sabi nung seek first, ang ibig sabihin priority. Anong priority mo dapat? His kingdom and His righteousness. Ako mga kapatid, sa aming serye sa araw-araw, ang dami na natin nilinaw tungkol dyan. Kaya patuloy po kayo manood. Ang sabi rito, everything submits to something. Okay, sorry. Everything submits to something else in order for it to function, grow,
and prosper. Kaya doon ka lang pupunta, no, sa mga nilikha ni Lord. Doon kasi makikita mo na ang bawat nilikha ni Lord nagsasubmit sa authority. Okay, nagsasubmit sa authority para mag-function sila ng tama, para lumago sila, at saka para sila mag-prosper. Kapatid, kaya nga again, yung kaninang sinasabi ko, bakit ka sobrang confident? Minsan nababanggitan ka na parang ay yabang mo. Di ba? Inuulit-ulit ko na nga yun eh. Nasabi nga ni Dr. William Boone, hindi ka, or parang ganito, mga kapatid, hindi ka magiging mayabang kung ang sinasabi mo o pinagmamalaki mo ay mga bagay na ginawa ng Panginoon sa'yo at sa iyong ministeryo. Mayabang ka siguro kung sinasabi mo, hindi naman nangyayari sa'yo. Yun, mayabang yun. Okay? At saka yung binabanggit natin, masyado tayong maraming mga naiisip na inaccurate. Mga kapatid, kapag ka po yung isang tao may sinasabi sa'yo at kilala ka, mayroon siya personal knowledge about you, mga kapatid, that is not judging. Yes. Okay? Sometimes, halimbawa, kilala mo siya at nakita mo naman, particular, halimbawa, pastor ako, tapos ikaw, nasasakupan kita, aba, yun ay pagtutuwid. Correct. Pagtutuwid yun dahil tayo yung magkakakilala. And isa yun sa mga responsibilidad namin. Amen. Na ano yun? To know the condition of our flocks. Diba? And to correct them, to rebuke them, not just to teach them. Mga kapatid, kung hindi, i-review ko muli sila. Napaka-importante para malaman nila mali yung kanilang ginagawa. Okay? Kinukorek mo sila para alam nila maling landas na pala yung kanilang tinatahak. At higit sa lahat, tinitrain. Tinitrain yan para makalakad sa katuwiran ng Diyos. Training for righteousness. Mga kapatid, ano sabi doon sa pinag-usapan natin dati? Never ever trust a man without a head. Kung yan taong yan, maraming ganyan, mga tinamaan ng magaling. Sorry for the word, mga kapatid. Bakit? Ang galing magsalita, pero wala naman sinusunod na tao. Nagagaling-galing ang magpayo, pero tingnan mo ang buhay, siya yung dapat payuhan. Maraming ganyang klase ng tao kayong makakaharap. At minsan naiinggit pa ako dyan sa mga ganyang klase ng tao sa iglesia. Bakit? Sila kinakausap ni Lord talaga. Okay? Audibly po yun, audibly. Okay? Audible voice, naririnig nila. Kaya nga sabi namin ni Pastor Wilbert, naririnig ko rin si Pastor Wilbert. Sabi niya, siya kasi, kalimitan, most of the times, naririnig niya si Lord sa amagitan ng kanyang mentor. Ako yung sobrang na-bless. Bakit? Ganun din ako. Naririnig ko si Lord kapag nagtuturo si Pastor Wilbert. Ibig sabihin, through my authority, through my mentor, my spiritual father, doon naririnig ko talaga. Kaya nga, pagka ginawa mo siya, dahil yun yung protocol ni Lord, gagamit siya ng tao para maging authority ng buhay mo, and therefore, pag ginampanan ng authority yun ng tama, yung pagkikreate sa inyo, na kayo mismo dumating sa antas ng karakter ninyo, mahulma kayo, maging karakter kayo na katulad ng ating Panginoong Jesucristo, and therefore, mga kapatid, doon uti-uti nyo nang mararanasan na ano yun, ay talagang yung breakthrough pala, kayo magdedetermina. Amen. Okay, ito yung sabi ko sa inyo, nako, talagang wag na wag nyo itong gagawin. Never ever trust a man without a head. Okay, tandaan nyo lagi, ang ating identity ay nasa ating Father. Kaya nga kumapunan ninyo sa konteksto ng iglesia, kapag let's say, dalawa lang yan eh, nahusayan sa'yo, ang tatanong sa'yo nung tao, kaninong o sinong pastor niyan? Dalawang klase, ano isa? Pasaway. Sinong pastor niyan? Okay? Kita nyo, kaya nga sabi ko sa inyo, i-represent nyo ng tama ang tatay ninyo. Okay. What authority is not dominating other people, overpowering other people, dictating other people, oppressing other people, ruling over other people, mastering people or forcing people to do what you want them to do, manipulating people, controlling people. Paano ito nangyayari? Pag yun mismo ang pastor ninyo, wala rin nagpapastor sa kanya. Okay?
Kapag ka yung kanyang pinagagawa, hindi niya ginagawa. That is manipulation. That is controlling people. And that is not right authority. Mga kapatid. So, two types of authority, pinag-usapan natin nung nakaraan. Ano yung una? Personal authority, isinilang ka, taglay mo na siya. Okay, born to. Okay? At ito yung iyong legal area of domain. Kaya nga, yung ating binanggit nung nakaraan, meron tinatawag tayo, seven mountains. At doon po, hindi loloobin ni Lord na walang ilagay sa inyo doon. Marami po kayo na yun yung inyong pagdadalhan. Ang tawag doon, legal area of domain. Si Lord ang nag-establish sa lahat ng kanyang nilika. Ang legal area of domain, or let's say natural area of giftings, nating tinatawag, sa halaman ay matabang lupa. Sa ibon ay ang himpapawid. Sa isda o mga isda ay tubig. Okay, kaya dapat tayo makita natin, okay, kung ano yung pinaang assignment natin in particular. Kaya mapupunan ninyo yung lahat ng potentials inilagay ni Lord sa bawat isa sa atin. Para ano yun? Magkaroon ng fulfillment yung assignment na ibinigay niya sa atin according sa ating gift. Okay? Kaya nga again, battery ka, tapos sa iba ka pupunta, ay hindi ka nung magpapunction. That is not your legal area of domain. Hindi yung bubong. Kasi merong pakikita kayo sa loob ng makina, pag tinaas niyo yung hood ng mga sasakyan, particular ng kotse, makita niyo ron, meron siyang talaga ang lalagyan, ang battery. Makita niyo mga kapatid. So, the same way sa atin din po, meron tayo, kaya nga yun, yung pong personal authority o yung ating mga gifts. Kaya nga tayo nagkaroon o sa SCB, ng quotation ng sabi ron is, anointing without character is disaster. Kasi lahat tayo may gift. Kaya lang kailangan magamit natin ito ng tama. Ang anointing gift at power, iisa po yan, mga kapatid, na kung saan, pag ito'y ginamit mo, okay, eh makikita mo talaga, marami talaga diyang natutuwa. Okay? Kaya nga mapunan ninyo, yung ipinos ni Pastor Wilbert nung nakaraan, na ang sabi niya, siya ay naiyak. Sino yon? Si Cody D? Cody D ba yun? Cody Lee. Si Cody Lee. Kita niyo yun, may kapansanan. Pero grabe na. Nung kanya nang tinipa yung piano, tapos bigla, ang galing niya eh, pagtipa pa lang ng piano, ay nung kumanta pa. Hindi mo aakalain. Malayong malayo sa itsura niya. Kasi yung gipo natin, kalimitan malayo sa itsura mo. At hindi yung itsura ang magsasabi kung anong gip mo. Okay? Marami kayo makikita na akala niyo eh, parang yung pwede mo na siyang ang tawag dito, i-judge. Okay? Kaya nga, don't judge a book by his face. Okay? Kasi pagka nakita mo siya, parang sasabihin mo, ah, parang ganito ito. Pero makita mo, grabe pala yung gift na binigay sa kanya ni Lord. Pero tingnan nyo, yung gift na hindi nakalagay sa tamang posisyon, nagagamit ng mali. Correct. Mga kapatid, marami na tayo natunghayan. Sobrang gagaling. Ang problema mo, walang authority. Kung meron mang authority, mapanglamang. Ganong kalimitan sa mga ano eh, sa mga mundo ng ang tawag dito, entertainment industries. Ano nangyayari mga kapatid? Minsan nyo itong mga managers, okay, sila ngayon yung nag-o-oppress doon sa kanilang tao na hindi naman kailangan gawin. Kaya nga, authority is not oppression. Pag natagpuan mo talaga yung iyong legal area of domain, yung iyong natural area of giftings, therefore, malayang malaya ang nakakakilos dito. Ang tawag doon, freedom. Okay? Kasi, alam mo yung prinsipyo na magpapanatili sa'yo ng paggamit ng iyong gift or power. Mga kapatid. So, sabi rito, personal authority is also the submission to God's order in creation. Lahat ng nilikha ng Panginoon, nilagyan niya ito ng mga batas at kailangan mo mag-submit dito para manatili ka na sa ayos. Pag hindi ka nag-submit doon sa order ni Lord na yon, sa mga batas at prinsipyong inilagay niya sa'yo para mag-function ka ng tama, doon nagkakaroon ng malfunction, self-destruction. Okay? It is the discovery of God's purpose in creation. Yun daw yung personal authority. Ibig sabihin, pag natuklasan mo na kung ano yung layunin ng buhay na ibinigay sa'yo ni Lord.
at doon mo gagamitin yung iyong gift, yung iyong power, yung iyong anointing. It is the fulfillment of assignment we are created to do. O nabanggit ko na kanina. Kaya nga, yun yung mga bagay na sabi ko sa inyo, ano ang inyong clue doon? Kapag ka kayo nasa area na ng inyong giftings, okay, nandun sa inyong legal area or personal authority, mga kapatid, effortless. Yes. Mabilis mo siyang nagagawa. Okay? At alam niyo yon, yung banti po na kahit na yung bilis umikot ng oras. Kaya lagi mapupunan niyo si Pastor Wilbert. Every time na kanyang ginagawa, yung kanyang, o gumagawa siya doon sa kanyang legal area of domain, kulang ang oras. Lagi niyang binabanggit, ang bilis ng oras sa lugar niyong ito. Pero lahat naman sinasabihan niya ng ganon. Bakit mabilis sa kanya yung oras? Kasi ginagawa niya yung ginagawa niya, effortless. At alam niyo ba, kaya lagi niya rin sinasabi, okay, sa kanyang mga pagtuturo, na ang sabi niya, totoo po talaga yun. Anyway, marami talaga nahihirapan sa bahaging kanyang binabanggit na yun. Na ang sabi niya, kaya ako nagpaparegister para sa inyo, hindi para sa akin. And totoo po yun. Nako, grabe. Niloob kasi ng Panginoon, nalaman ko yung prinsipyong yun. Ano? Yung honor God by honoring the man of God. The man of God. Okay, mga kapatid. Kaya totoo po talaga yun. Kasi mga kapatid, kahit po hindi talaga nyo siya bayaran, ang employer niya po, si Lord. At si Lord, mga kapatid, grabe po yan. At laging, hindi yan katulad ng ibang company, natuwan-tuwa kayo, mayroong hindi lang 13 month, mayroong 14, 15, nag-ilan ba? 16? O, 16th month daw. Sabi nung naandito. Okay? Si Lord, iba. Mga kapatid, kaya nga sabi ko, nung natagpuan ko yung authority ng buhay ko, nag-submit ako sa kanya until now, mga kapatid, yung pong October, ito, panahon ng, ang tawag dito? Month ito ng ano eh? Appreciation sa mga pastor. Hindi na po, hindi ka na mag-aantay na October. Kasi, ang mga nasasakupan mo, okay, kanila ng kaluguran na lagi kanilang ino-honor. Ina-appreciate. Kapatid. Kaya napakaganda. Yung pangalawang authority na kung saan, eto, okay, ang napaka-importante sa ating pinag-uusapan ng paradox ng authority. Divine authority. Ang tawag dito, kanina born to, sinilang ka, meron ka nun. Anong meron ka? Gift, anointing, power. Okay. Ano naman yung divine authority? Ito naman yung pagsasubmitan mo. Okay, sabihin nyo nga, pagsasubmitan ko. Pagsasubmitan ko. Ang sabi rito, divine authority. Every gift needs authority. Every gift needs authority to function legally. Okay? Para tama yung paggamit mo ng iyong power, ng iyong gift, ng iyong anointing, mga kapatid, dapat merong authority na naglalagay sa'yo ng legalidad. Okay? Ng paggamit nito. Okay? Kaya nga sabi ko, tingnan nyo, pag wala kang sinusunod na tao, yung inyong power, yung inyong anointing, yung inyong gift, gagamitin nyo sa maling paraan. Kaya magtaka ka. Yung naikwento na ni Pastor Robert, na sabi niya, aba, baka kala nyo, yung mga nagra-rob, ano ba sa Tagalog, rob? Nang bangko? Oo. Nang hold up ng bangko. Pinagplanuhan po nila yan. Pinagplanuhan po. Kaya nga nagbibiro kay misis kasi may nadaanan kami kahapon. Nadaanan namin parang mayroong binabareno doon sa malapit sa bangko. Sabi ko, ma, gagawa ng underground. Ano yan? Sabi ko, tunnel. Papunta doon ang alabas nila doon sa kahanong. Kasi mga napapanood ko sa pinikula. Correct. Diba? Kita nyo, pagka wala kayong pinagsasubmitan, eh dahil kayo'y powerful, dahil inilagay nga ni Lord yan eh, pwede nyong gamitin at talagang ginagamit ng iba sa maling paraan. Mga kapatid, ay nako, ako nung mga panahon na kung saan ay namumuhay din ako sa maling paraan, okay, ikinuwento sa akin nung ninong ko na kasi napasama rin ako or naging bahagi din ako ng paggawa ng illegal. Sabi niya, sa sobrang galing nung mandurukot na yon, sabi niya, alam niyo yung kahan ng sigarilyo, okay, tatanggalan niyo yun ng isang stick nang hindi natatanggal o natutumba yung kaha.
Ay, napakagaan nun. Paano mo makukuha yung isang stick? Inagsisiksikan po yung dalawang puyataan laman nun. Nang hindi tinataktak. Usually yun, nakikita ko sa mga matatanda, itinataktak siya para makakuha ng stick. Pero yung galing. Nung mandurukot na yun, kaya sabi niya, napakagaling. Kita namin. Kinuha yung stick. Hindi man lang natumba yung kaha. Ganong kahusay. Oh, ngayon, anong tawag niyo ron? Gip. Saan ginamit? Sa mali. Nagtataka kayo. Nadukutan na pala kayo. Wala pa kayong kamalay-malay. Tapos asawa niyo pala dumukot sa inyo. Ay, di kayo nalinlang. Mas magaling pala ang asawa. Yun, mas magiling, mas magaling. Okay, joke lang po yan. Joke lang mga kapatid, going back sa ating pinag-uusapan. Napakadelikado. Kasi all of us, okay, nilikha ni Lord. Okay, na talagang anointed tayo. Powerful tayo, gifted tayo. Kaya alam mga kapatid, pwede natin itong gamitin sa hindi niya kalooban. Mga kapatid, kaya gustong gusto ng demonyo, particular ng mga kabataan, gamitin sila. Okay? Hindi sa kapurihan ni Lord, sa kapurihan ng demonyo. Kaya lagi ko sinasabi sa mga kabataan, ay nako, ang offer ng demonyo, hindi lang dalawang ulit. Siguro hindi lang din tatlong ulit. Ang demonyo pa naman, pagka nag-offer, hindi mo kayang tanggihan. Paano mo lang siya matatanggihan? Pag meron kang authority pinagpapasakupan. Kasi pagka yung authority pinagpapasakupan mo, siya ngayon yung magre-release ng empowerment, ng God's power and ability, ng grace sa madaling salita, para magawa mo yung nire-require ni Lord na gawin mo para makapag-operate ka at yung iyong power magamit mo legally. At hindi ka mag-malfunction. Okay? Kaya pinag-usapan natin, ano yung mga bahagi ng divine authority? Mga kapatid, according sa Romans 13, ito natin pinag-aralan noong nakaraan. Okay? Walang na-establish na authority na hindi si Lord ang nag-establish. The mere fact na nandyan na yan, ang pinakamainam para sa atin ay sumunod sa authority. Kasi sabi ni Lord, kapag ka kayo nag-rebel against that authority, hindi kayo dyan direktang nagre-rebel sa taong inilagay ko. Direkta kayo nagre-rebel sa akin. Why? Kasi ang gobyerno ko'y kingdom. May pinadala ako mga otoridad para kayo tumino. Okay? Pag sinuway nyo yung taong aking inilagay, sinusuway nyo ako direkta. Ganun ang protocol ng kaharian ng Diyos. Okay, sino yung mga nasa civil authority? Gobyerno. Sino yung social authority? Okay? Ito naman yung sa trabaho. Sino yung sa family? Okay. Parehas, nanay, tatay. Hindi isa lang, ha? Kaya nga sabi ko sa inyo, tingnan nyo, kapag ka po sumablay na dito sa church authority, kasi ako rin mismo ang pastor, wala akong pinagpapasakupang pastor o tinitake ko as my spiritual father. Hindi ko kayang ibigay yung wala ako. I cannot give what I don't have. Nakukuha nyo ba? So ano mangyayari? Kaya dito, makita ninyo, hindi naging tama sa church. Supposed to be, kaya ako itinawag ni Lord, itatama kayo dito sa church. Okay. Okay, hindi kayo naitama rito. Ano mangyayari? Pagdating sa gobyerno, unang-unang nagwewelga, nag-aaklas. Hindi maka-Diyos yan. Kasi hindi yun ang layunin ni Lord. Okay? Pabigat sa gobyerno. Number one, nagre-reklamo. Sorry po ha, pero minsan pastor pa yan. Ano sumunod? Social authority. Ano yan? Number one ang nadaya sa oras. Lagi na lang namumuna. Pero sarili niya, hindi nakikita. Pero born again po yan. Diba? Eh paano tayo magiging liwanag doon? Diba? Family authority. Ano nangyayari? Minsan si nanay lang. Sinusunod ng pamilya. Minsan si tatay lang. Mali po yun. Kayo pinag-isa na. Kaya dapat ang inyong desisyon, iisa. Lahat ng inyong gagawin or pagdidesisyonan, lahat nag-uusap kayo. Para hindi ito anihin ang inyong mga anak. Na ganun din ang mangyayari sa kanila. Mga kapatid, kaya napakalaga. Kaya nilagay ko talaga na kung saan, nasa last yan. Kasi mga kapatid, pag sumablay dito sa church, titiyakin ko sa inyo, yung mga ating mga miyembro, sablay pagdating sa gobyerno, sablay pagdating sa kanilang trabaho, sablay din sa kanilang pamilya. Nakalulungkot pa nga eh.
Pagdating sa gobyerno, nilagyan ng pagkakataon ng Panginoon na mahalal. Pero dahil hindi equipped doon sa iglesia, sapagkat yung kanilang leader, wala din pinagpapasakupang authority, ano nangyari? O makita ninyo, hindi naka-impluensya ng tama. Sabi ko sa inyo, grabe, alam nyo ba, ay sobra ng picks o nakaset na talaga ang kultura ng demonyo dito sa mundong ito. Kaya kung tayo mismo, hindi natin naayusin sa iglesia, okay, na kung saan matutunan natin yung kultura ng kaharian ng Panginoon, paano natin ma-impluensya yung tao sa paligid natin? Paano mangyayari yung kalooban ng Diyos sa atin? Okay? Kaya dito sumablay talaga. Okay, nakita natin to, no, mga abatid, na pag-aralan natin to. Kaya, kailan ka lang? Siguro may mga tanong sa inyo. Eh, Pastor, paano yun? Kung halimbawa, papatayin na ako. Eh, papatayin ka na pala, eh, di huwag mo sundin. Doon lang. At saka ano yun? Kung pinagagawa ka ng taliwas sa kalooban ni Lord. Kaya na andun yung kahalagahan. Dapat alam mong kalooban ni Lord. Kasi baka akala mo lang yan. Baka hindi ka nakatitiyak na yun ay talagang kalooban ni Lord. Okay? Kaya tiyakin mo. Okay? Na kalooban ni Lord yun. Kaya napaka-simple lang po eh. Nakita nyo yung mga tao na kung saan mayroong authority-ing pinagpapasakupa. Ang tapang niya. Bakit? Sumusunod siya eh. Nagsasubmit siya eh. Kaya nga, ganun yun. Ganun po magiging, ang tag dito, domino effect. Yung mga nagpapasakop. Dahil yung pastor, may pinagpapasakupan din. Yung kanyang mga authority sa paligid niya, ang tatapang din. Diba? Nakalimitan nga lang na may misinterpret. Okay, o yan yung aking sinabi sa inyo kanina. Ano mang ganda ng church, pero kung yung mga naandyan na sobrang gifted, eh kung saan nila gustong ilagay, doon sila pupunta, anong itsura? Katawa-tawa. Yeah. At hindi lang yon, hindi magpapangsyon ng tama yung church ni Lord, kaya yung church ni Lord nagiging mahina. Okay? Kaya magtaka ka eh, akala niya na buo niya ng disipulo. Diba? Pero paglabas nila ng iglesia, nasabi ko, nakalulungkot na realidad. Anong nakalulungkot na realidad? Pinag-aralan ng mga eksperto tayong mga born again Christian. Okay? Ang sabi nila, ilang percent? 90% ng mga kabataan, pagkatapos magkatrabaho, hindi na nakabalik sa church. Pag sinabing hindi na nakabalik, hindi bumalik, iba yung hindi bumalik eh. Hindi nakabalik, ibig sabihin, gustong bumalik, hindi makabalik. Bakit? Na-impluensya na nung lugar na sobra ng nakaset sa kultura ng mundong ito. Ba't hindi nakabalik? Diba yung ating pinag-aralan ng nakaraan? May cycle of defeat. Ang nagpapatakbo na course of this world. Konting stir up lang nung demonyo, kabadong-kabado na, naku, nagtanggalan. Naku, nagkaroon na naman ng resesyon. Naku, tumaas na naman ng dolyar. Diba? Isamantala kung ikaw ay tao at namumuhay sa ilalim ng pag-aari ng Panginoon, why worry? Why worry? Sabi nga ng Panginoon, buhay nyo nga, ako nagbibigay. Tapos yung pa kayong kakainin, iinumin, dadamtin po, problemahin ninyo. Nakita ninyo yung sinasabi ko, mga kapatid. Tandaan nyo po ito. Our purpose and assignment dictates our order in the scheme of things. Mga kapatid, ibig sabihin, ang dapat mangyari sa atin, kung saan dapat tayo nakalagay, nakadepende po ito kung ano talaga yung layunin, kung ba tayo nilikha ni Lord. Anong purpose, anong assignment mo, doon ka dapat ilalagay. Kaya kung mapunan ninyo, di ba? Merong ilalagay sa mundo ng edukasyon, may ilalagay sa mundo ng mga politiko o government, may ilalagay sa mundo ng edukasyon, may ilalagay sa mundo ng relihiyon, may ilalagay sa mundo ng entertainment. Ang problema mo, sabi ko nga eh, ang problema natin sa mundo pa lang ng religion na tayo na andon, hindi pa nga natin saturate eh. Nakikita niyo yung dilema, mga kapatid, na nakakalungkot kasi talagang makikita mo. Tayong body ni Lord, hindi lang tayo divided, kundi fragmented tayo. Mga kapatid, truth. O, ito na. Pasok na po tayo. Ngayon lang tayo pumasok. Truth. Authority is not power. Tandaan nyo mabuti yan, ha? Kapag nasa authority ka, hindi power yon. Kalimitan yung iba, kaya gusto na sila ay mahalal para gawa nung kapangyarihan. Pero again, kahit makapangyarihan ka, pwedeng makapangyarihan ka, pero wala kang authority. Yes. At legal ang paggamit mo rito. Authority kasi, ang tawag po dyan ay right, karapatan. Permission, ano yung permission? Parang something like that din. Release.
Okay, responsibility. Kaya pagka meron kang authority, nagiging responsibilidad. No? Nagiging responsible ka. Responsable ka. Okay, ano pa yung authority? Legal rights to use power. Okay, yun yung ating minagara. Ano naman yung power? Ability, energy, force, enablement. So meaning to say, meron kang ability, meron kang energy, pero pagka wala kang authority, na kung saan magkakaroon ito ng legal rights para gamitin mo ng tama yung iyong ability, energy, force, and enablement. Delikado po, mga kapatid, kasi magkaiba yan. Okay? Ang power is ability, energy, force. Ang authority is the legal rights to use power. Si Hitler, yun na binanggit ko sa inyo nakaraan, sobrang powerful niya nung panahon niya. Okay? At sabi niya, sinabi raw sa kanya ni Lord, na siya raw yung bubuo. Okay? Or siya ulit yung magtataguyod ng Roman colony. Dahil ito yung alam niya at pinaniwalaan niya na pagkakalikha sa kanya ni Lord. Yung purpose. Anong ginawa niya, mga kapatid? Okay? Diktador yan, ha? Walang sinusunod yan. Ano nangyari sa kanya? Sobrang powerful. At dahil ito yung kanyang filosofiya, ano kanyang ginawa? Umabot na siya pumatay ng milyong-milyong Hudyo. Kasi alam niya, yung Hudyo ang sobrang laking balakid para may taguyod niya uli yung Roman colony. Kaya anong ginawa niya? Karamihan. Okay? Naging taguan pa nga ang Pilipinas daw during that time. Nung mga Hudyo. Mga kapatid, napanood ko yan. Makapanood nyo sa YouTube yan. Mga kapatid. Ano nangyari po? Sobrang powerful. Kaya lang, hindi legal yung kanyang paggamit kasi wala siyang pinagpapasakupan din na kung saan tamang authority ng buhay niya. Ano nangyari? Death. Okay? Chaos. Destruction. Mga kapatid. Anointing without character is disaster. So, tingnan po natin yung napakagandang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pasok na po tayo doon sa prinsipyo. So, sobra po ako na konti, pero patawarin nyo na po ako. Okay? Gusto ko na po itong matapos. Okay? Para makatawid tayo ng panibago ulit. Okay? Tunghayin natin example natin yung Panginoong Hesukristo. Matthew 3.13. Gusto kong ipaliwanag paunawa sa inyo. Noong panahon pong ito, ang Panginoon ay ready na para pumasok sa ministeryo o assignment o layunin ng buhay. Bakit siya po pinadala ni Lord? Mga kapatid, very much ready siya. Ang edad nila, 30. Okay? Noon, nung araw, ang tanong ko, bakit 30? Bakit pinaabot pa na sila maging 30 years old bago sila pumasok sa ministry? Okay? Kasi almost, nauna lang sa kanya ng konti yung kanyang pinsan. Si John the Baptist. In fact, mas may edad lang ito sa kanya ng 6 na buwan. Mga kapatid, sila po ay magpinsang buo ng ating Panginoong Hesukristo. So, alam niyo ba mga kapatid, ang Panginoon, alam niya kung gano'n siya ka-powerful. Kasi yun nga po ang misteryo doon. Siya 100% Diyos, siya 100% na tao. At sobra po ang kanyang kapangyarihan. At ito po ay hindi naliligid sa kanyang pinsan. Sapagkat sila po, yung sabi niyo nga, o ating naiisip before, magkasama silang lumalaki. In fact, nasa tiyan pa lang sila, alam na nila kung sino mas makapangyarihan sa kanilang dalawa. Nasa tiyan pa lang sila ng kanilang mga nanay, kay Mary tsaka kay Elizabeth. Di ba mga kapatid? You know the story? Okay. Ito na yung panahon na kung saan ang ating Panginoon papasok na. Nauna ng kaunti si John. Mamaya maalaman ninyo, bakit nauna si John? Okay, yung kasi ang tawag ni John. Matthew 3.13. Ang sabi rito, then Jesus came from saan? Galilee? Sa lugar nila? Papunta saan? To the Jordan? Bakit na si Jordan? Eh kasi, doon nagmi-ministeryo yung kanyang pinsan. Si John the Baptist. Okay? Anong kanyang tawag? Okay? Repentance. Ang pagbabautismo. O ito yung manifestation ng kanilang ministry. Okay? Parang ano yun eh? School of Church Builder. Anong manifestation ito? Nung School of Church Builder, umaayos yung mga iglesia. Amen. Tumatatag yung mga iglesia. At hindi lang yon, matatapang yung mga nagtuturo, nagiging bold. Nakikita nyo, kaya dito, hindi na po tayo nililinaw lang natin itong mabuti. Kasi nga, dinideal natin yung ating mga wrong na settings. Particular, doon sa ayaw talaga magpasakop sa leader nila. Okay? Yun yung ating inaayos, mga kapatid. Bakit ko ginuhitan yung from Galilee to Jordan? Sa pag-aaral po kasi, hindi po biro yung kanyang lalakarin.
Okay? Kasi napakalayo. 70 to 80 miles ang layo po niyan. Pag kinonvert mo yan sa kilometrahe, yan po ay 112 kilometers yes. to 128 kilometers. Grabe, malayo po ito. Pag mag-drive ka na walang hadlang doon sa iyong pagdadriban, let's say 100 ang takbo mo, aba, edi 100 per hour eh. Ano? Ang tag doon? 100 per hour. Ano tag doon? 1 kilometer. 100 kilometer per hour. Oh, yung takbo mo. Oh, edi ibig sabihin nito, mga ang takbo mo nito, mga siguro mga 2 hours ka rito aabutin. Eh, lalo na kung dito ka magmumula sa amin, daming traffic. Ako. Yeah? Kaya talagang medyo okay, matatagal lang ka. Ganun po kalayo. Tingnan niyo mga kapatid, karamihan po sa atin, kapag ka po tayo alam natin grabe yung ating anointing. Ano kayo dinahanap? Ministry. Apo. Nakita nyo? Apo. Ministry na hanap. Eh, nimbawa ako, pastor. Eh, ngayon, wala rin yung pinagpapasukupan. So, hindi ako sanay sa ganitong klase ng relasyon. Ano mangyayari sa akin? Nakita ko, husay nito ah. Eh, normal naman. Lahat ng kabataan papasok sa'yo, may husay yan. Apo. May gift yan. May anointing yan. May power yan. Mga kapatid, kaya lang, pag yan ay ginamit nila sa maling paraan, hindi sila legal. Apo. Illegal. So nakikita nyo mga kapatid, nakikita nyo yung pinupunto ko rito na kung saan, dito natin matutunghayan sa prinsipyo ng Biblia na makikita natin mismo ang Panginoong Jesus mismo na sobrang powerful. Na alam nyo naman sa Book of John, sinabi ron, siya yung salita na kung saan walang nalikha kundi sa pamamagitan niya. Grabing power! Nagkatawang tao ngayon yung salita sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito na yung panahon na kung saan sila 30 years old, particular ang ating Panginoon Jesucristo, pumasok ng ministry. Bakit 30 years old yung pumasok sa ministry? According sa mga Bible scholars, expert. Anong sabi nila? Pinapakinggan lang o pwede ka lang pakinggan at tawaging rabbi, guro, sa edad na 30. Kaya po inantay niya yung taon na yon. Kahit na kung mapupunan ninyo, may verse sa Bible na andun siya sa temple, hinahanap ng mga magulang. At ang sabi niya, inaayos ko yung negosyo o business ng aking tatay. Yes. Nakuha niyo? Alam niya kung anong pagagawa sa kanya o pinagagawa sa kanya at hindi lang yun. Malinaw kung anong dapat niyang daanan. Okay, imagine ha, tingnan niyo po, ganun katagal nalakad? 2 weeks. 2 weeks na lalakarin. Samantalang kapag ka yung ating mga kabataan, yung ating mga miyembro, kapag ka tayo mismo, hindi rin natin tayo pamilyar sa ganun, pagpapasakop sa tao, sa authority, ano nangyayari? Diyos ko, kaunti nga lang, hindi na nga lang maglalakad, magta-tricycle na lang eh, tamad na tamad pa. Eh, ito pa kayang lalakarin. O, tapos, alam nyo, yung mga wala sa hulog, magre-reklamo pa rin ito. O hahanap pa ng butas dito. Eh, Pastor Awi, nung panahon naman kasi nila, walang tricycle. O, tingnan mo. Di ba, nagre-reklamo pa kayo? Nakakabatid. O, tingnan nyo po ha. Ano layunin? Ba't ang ating Panginoon ay ganun na lang yung kanyang kaseryosohan? Bakit? Walang problema sa kanya kahit napakalayo ng Galilee to Jordan. Walang problema sa kanya yon. Kahit na alam niya, grabe yung kanyang anointing, yung kanyang power, yung kanyang gift. Grabe talaga kung gano'n po yung kanyang kayang gawin. Hindi kayang gawin ng kanyang pinsan. Pero again, tingnan niyo po. Ano yung particular na ministry po ni John? Repentance. Remember, siya yung unang nagbigkas. Nasabi niya, repent. For the kingdom of God is near. Sabi niya gano'n. Kanyang ministeryo yon, ministeryo na repentance. At ang kanilang outward na manifestation nito, nagpapabautismo kay John. Kaya tinawag si John the Baptist. So meaning to say, pupunta siya doon sa pinsan niya, hindi para sabihin na, hey, mas magaling ako sa iyo. Yeah? Kung hindi pupunta siya kay John, kasi alam niya na na kay John yung authority na kailangan niyang pailaliman. Ulitin ko sa inyo, kasi ang alam natin, na kay Lord, yung authority nating lahat. Yes, hindi naman ako kontra. Pero mga kapatid, meron po lagi si Lord ginagamit na authority ng buhay ng bawat isa na kailangan nating matagpuan at manatili tayo sa kanila. Amen.
to be baptized by John. Tingnan nyo. Kahit na siya, alam niya na ibang klaseng baptism ang mararanasan ng mga tao sa kanya. Kasi si John na rin nagsabi, sabi niya, ano yun? Papa Pinson, mas matindi power mo sa akin. Simula pa nun, alam ko na yan. Alam na nating dalawa yan. Kasi ako, nagbabautismo sa tubig. Pero ikaw, grabe ministry mo. Mas malupit. Bakit? Nagbabautismo ka sa espiritu. Diba? Eh, kalimitan, ganyan eh. Pagka mas mahusay, diba? Mas nahihirapang magpailalim. Lalo tigit. Okay, tandaan ninyo, ang pastor na ating Panginoong Jesucristo, si John. At yung itsura ng pastor niya, parang ermitanyo, sabi ni Pastor Wilbert. In fact, may mga pakikita ko sa inyong verse mamaya, na totoo po yun, na kung saan eh, ang kanyang suot, ay talaga namang parang ermitanyo. Okay, so balik tayo. Punta kay John the Baptist para ano, magpailalim sa kanyang authority at mag-submit doon sa kanyang ministry. Mga kapatid, okay. O kaya tingnan nyo rito. Bata pa lang ating Panginoon, alam niya na kung gano'n siya ka-powerful. Alam niya kung anong pinagagawa sa kanya ng tatay niya. Yan. O, kaya nga po sa verse 14, pagka tayo nagpatuloy, ano sabi rito? Ang sabi ni John, okay, sa kanyang pinsan, but John tried to deter him, saying, okay, napsla ko, I need to be baptized by you. Oh, kita nyo? Dahil sila yung magpinsan, lumaki sila. Na sila yung magkababata. Mga kapatid, alam niya kung gano'ng ka-powerful si Jesus. Alam niya na yung ministeryo ng kanyang pinsan ay mas higit na mas mataas kumpara sa kanya. Kaya sabi niya, tiga, pinsan, hindi yata tama. In fact, may mga verses sa Bible nakalagay doon. Kahit nga yung, siya rin nagsabi, si John, sabi niya kahit nga yung magtanggal lang o magsintas ng kanyang sandalyas, hindi ako karapat dapat. Ganong kagrabe po ang power ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, anong sabi rito? Okay? Tingnan natin susunod na talata. Okay. Bakit nagdiretso na kung saan ang Panginoon talaga ay talagang nagpumilit ng pailalim o talagang sinunod yung pagpapailalim sa authority ng kanyang pinsan? Okay. Ang sabi sa Malakay 3:1, bago raw dumating yung Mesiyas, maipapadala. Yes. Ang tawag messenger. Anong trabaho ng messenger? Prepare the way before to sa Messiah. Sino tinutukoy na Messiah? Ang ating Panginoon Jesucristo. Sino tinutukoy na messenger? Si John. Okay, si John the Baptist. Ang sabi rito, Malakay 4:5, see, I will send you another prophet like, kinapsla ko, like Elijah. Hindi si Elijah, kundi kamukha ni Elijah. Kamukha ni Elijah. Sino yung kamukha ni Elijah na tawag din ni messenger na ang trabaho, iahanda yung daraanan ng ating Panginoon, Jesucristo. John 1:23. Ang sabi rito, John replied in the words of the Isaiah the prophet, I am, nung tinatanong siya, binanggit siya, sabi ni John, I am the voice of one calling in the desert, okay, make straight the way for the Lord. Siya talaga, alam niya rin sa sarili niya. Alam niya sa kanyang espiritu kung ano ang kanyang tungkulin. Ano yun? Preparing the way of the Lord. Make straight the way for the Lord. Yun ang sinasabi niya. Tingnan nyo kung anong sinasabi sa 2 Kings 1:8. They replied, he was a man with a garment of hair and with a leather belt around his waist. The king said, that was Elijah the Tishbite. Anong sinusuot daw ni Elijah? Garment of hair and leather belt. Anong sabi? Yung messenger daw, kamuka ni Elijah. Tingnan natin si John. Matthew 3:4. John's clothes were made of camel's hair and he had a leather belt around his waist. Parehas na parehas. Yes. In fact, pati pagkain nila. His food was locust and wild honey. So, yan yung tinutukoy na maghahanda ng daraanan ng Messiah ng ating Panginoong Jesucristo, okay, na kamuka ni Elijah. Mga kapatid, kamuka ni Elijah. Sobra lang po ako na konti sa inyo, tapusin ko na po kasi talaga to. Okay, mga kapatid. So, tungkol po doon sa ating mga pinag-aralan, mga kapatid. Okay? At para lalo pa pong idiin yung aking sinasabi sa inyo, aking pinupuntusan sa inyo. Tingnan niyo po ito. And from that time, John the Baptist began preaching until now,
the kingdom of heaven has been forcefully advancing and violent people are attacking it. For before John came, all the prophets and the law of Moses look forward to this present time. And if you are willing to accept, Panginoon Jesus Cristo nagsasabi ha, siya nagsasalita, ano sabi niya? If we are willing to accept what I say, okay, he is Elijah. Ang Panginoon na mismo ang nagsabi, si John the Baptist, siya yung tinatawag, okay, doon sa ating binasa kanina, na siya yung si Elijah, like Elijah, na magpahanda ng kanyang daraanan. Mga kapatid, so, bago tayo pumunta dito sa talatang ito, nakita niyo po, mga kapatid, na kung saan ang may akda rin, oh, na kung saan ay ang nagbigay ng otoridad kay John. Walang iba kundi si Lord. Again, ang protocol ni Lord, sa kanya galing ang authority, siya ang author ng lahat. Okay, kukuha siya ngayon ng tao, gagamit siya ng tao para pagpasakupan ng mga tao. Nakukuha niyo ba? Yun yung protocol ng kanyang karyan. Kaya, nung panahon na ito, ang kinuha niyang authority, walang iba kung hindi si John sa katauhan ni Elijah. Okay? So, ibang pag-aaral na yun, ano? Kasi nagkaroon talaga ng identity crisis dito si John. Sa ibang turo ni Pastor Wilbert na natin yun maririnig uli, or sometimes siguro, paliwanag ko sa inyo. Pero, yun ang problema, kapag ka ikaw mismo nasa authority, pero meron ka identity crisis. Hindi mo alam kung sino talaga dapat ang authority ng buhay mo. Okay? Hindi mo rin alam kung ano dapat ang iyong ginagawa. Okay, mahirap pong sundin ng isang taong lito. Diretso natin yung talata, verse 15. Okay? Di ba ano sabi ni John? Aba, pinsan, dapat ako nagpapabutis mo sa'yo. Pero sabi ni Lord, hindi pwede. Hindi pwedeng ganun kaagad yung gawin natin. Although, alam natin, powerful talaga ako. Di ba? Pero again, hindi natin pwedeng i-violate ang prinsipyo ng Diyos. Di ba? Nasa iyong authority, kailangan kong magpasakop dyan. Kahit anong power meron ako, anong anointing meron ako, anong gift meron ako, walang kwenta lahat yun kung di ako magpapailalim sa tamang authority. Kaya ang sabi ng Panginoon, oh, let it be so now. It is proper, caps lock, for us to do this to fulfill all righteousness, caps lock. Then John consented. Anong ibig sabihin dito ng proper? Pag sinabing proper, inilalagay mo yung sarili mo sa kalooban ng Panginoon sa tamang otoridad na inilagay niya sa iyong buhay. In fact, ang salita pong righteous ay right standing in the right authority. Ang salitang righteousness is right standing, okay, sa tamang authority. Mga kapatid, kaya ang gusto mangyari ng Panginoon, kung hindi ko ito gagawin, hindi ako magiging legal. Although I am powerful, I am anointed, I am gifted, therefore, anumang kapangyarihan meron ako, kung hindi ako susunod sa protocol ng author, walang kwenta lahat ng aking kapangyarihan. Kaya, it is proper for me na ano yun? Magpa-under sa authority na ako rin ang nag-akda. Okay? Kaya kailangan natin itong gawin. Walang choice. Alam niyo yun mga kapatid, wala lahat tayong choice. Kailangan nating magkaroon ng tamang authority. Pag natagpuan mo yan, okay, magpasakop ka dyan, uti-uti mo mararanasan ang tagumpay ng buhay. Makita niyo po yung posture, mga kapatid. Pinakita ko sa inyo ito, John the Baptist, si Jesus. Nakita niyo mga kapatid, anong posture na nakita ninyo? Okay? Yung nag-a-anoint sa kanya, mga kapatid, o yung nagbabasbas sa kanya, ay nasa taas at nasa baba naman yung nagpapabasbas. Kahit na gano'n siya ka-powerful, makita nyo rito yung grabing submission ng ating Panginoon. Okay. Anong nangyari po rito, mga kapatid? After, tatlo po yung nangyari na gusto kong makuha natin dito. After na ito talaga, yung sobrang pagsasabit ng Panginoon sa kalooban ng author o ni God the Father. Ano sabi rito? Matthew, verse 16-17 tayo. As soon as Jesus was baptized, ginawa na nila yung kalooban ng kanyang tatay, nagpa-under sa authority ni John na ang Panginoon din na nagbigay. Okay, ano sabi rito? As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was open. Simula po, noong Panginoon nagpasakop sa ministry ni John,
nagpasakop sa authority ni John, na si Lord ang nagbigay, na si John, nakita niya, ito talaga yung tamang tao na authority ng buhay ko. Bago ako mag-ministry, kahit anong power nito, magiging illegal ito pag hindi ako dadaan sa maglalagay sa akin ng tamang otoridad. Anong una nangyari? Okay? Heaven was open. Anong makukuha natin mga kapatid? Pag nakuha mo na yung tamang authority ng buhay mo at ikaw ay nanatili sa kanyang pangunguna, okay, bukas ang kalangitan sa iyo. Okay, anong pinag-uusapan dito? Access. Access po ito mga kapatid. And he saw the Spirit of God, pangalawang nangyari, descending like a dove and lightning on him. Verse 17, caps lock ulit. A voice from heaven said, "This is my son, whom I love, with him I am well pleased." Tingnan nyo ha, mga kapatid. Hindi yung mismong tao ang nagsalita. Kung hindi ang nagsalita, yung author. At ang kanya ngayong ipinromote, ang kanya ngayong pinromote, yung tao na sumunod sa kanyang kalooban. Diba ang promotion saan galing? Sa author. Yes. Hindi galing sa ising, hindi galing sa west. Sa author. Hindi mo kailangan gumanda na, o gumawa ng anumang mga gimmick para ikaw ay tawagin ng mga tao para magturo sa kanila. Diba yung binanggit ko sa inyo? Pagka po kayo namumunga na, ibig sabihin dahil dumaan kayo sa proseso ng Panginoon, nasa tama kayong authority, ano mangyayari? Naturally, mamumunga kayo. Pag namunga na kayo, wala pong punong nagtawag ng kanyang bunga para kainin yung kanyang bunga. Normally, yung mga tao lalapit, gusto ko yung bunga mo. Di ba? Sa nakita nyo, yun yung paraan ng Panginoon. Pag dumating na yung tinakda ng Panginoon sa inyong mga buhay, na kung saan kayo na, ano mangyayari? Dahil nagpasakop din kayo sa authority na nais ng Panginoon para sa inyo, ang Panginoon ang magpo-promote sa inyo. A voice from heaven said, okay, ano yung pangatlo nangyari? Balik tayo sa 16, Spirit of God descending like a dove and lightning on him. Anong ibig sabihin dito? Although siya po'y powerful, anointed, gifted, pero mga kapatid, pinakita rito na agree. O, naandun na yung legal rights niya na gamitin ito. Dahil tama na ang gagamitin niyang paggamit ito. Legal na. Yun ang ibig sabihin kung bakit ang nangyari po ron, biglang meron pong espiritu ng Panginoon na kung saan ay nag-anyong kalapate. Ito po parang approval. Approval ni Lord na ikaw, pwede mo nang gamitin yung iyong kapangyarihan sa aking kaluguran. Okay? So, and then this verse, tingnan niyo po, Matthew 4:1 na tayo. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Mga kapatid, ang mapupunan nyo rito, tayo po, habang hindi po tayo nakakatagpo ng authority, tamang authority ng ating buhay, hindi po tayo magiging handa para harapin ang demonyo. Kaya napakarami pong mga Kristiyano bagsak lagi sa demonyo. Why? Minsan, mga leaders na katulad ko pa yan, walang pinagpapasakupang authority, tao. Mga kapatid, you are not ready to face the devil unless you are under authority. Ito na ngayon. Kapatid, tingnan nyo po ha. Matthew 11:2-5. Litong-lito yung pinsan niya. Identity crisis nga eh. Okay? Although nangyari na. Yung dapat siya po ay, sabi niya kasi, pag dumating na yung aking pinaghahanda, I must decrease, he must increase. Pero hindi niya ito ginawa. Kasi nga, although sinasabi niya lagi, na sabi niya, itong darating, mas matindi ang anointing kumpara sa akin. Sabi niya, kahit nga yung magsintas ng kanyang sandalyas, hindi ako nararapat. Although marami siyang mga binabanggit na ganoon, at dumating pa sa estado nung nakita niya yung kanyang pinsan, sabi niya, "Behold, the Lamb that take away the sins of the world." Sinabi niya na ganoon, di ba? Pero, litong-lito pa rin. Sabi niya rito, when John heard in prison, ito, nasa bilangguan na siya, what Christ was doing, he sent his disciples to ask him, "Are you the one who was to come, or should we expect someone else?" Grabe yung tanong niya. Litong-lito talaga. Verse 4. Anong sagot ng Panginoon? Yan. Kung ano yung sinasabi mo nun, tinuturo mo nun, ito yung ginagawa ko ngayon. Bakit? Magaling kang leader. Kaya nagpasakop ako sa'yo. Ikaw yung tamang authority ng buhay ko. Ano sabi niya? The blind receive sight, lame walk,
leprosy are cured, deaf hear, the dead are rise, good news is preached to the poor. Jan, magaling kang leader. Sabihin mo yan sa kanyang, sabihin mo yan sa kanya. Sabi doon sa disipulo ni Jan. Kaya lang, alam natin ang istorya, mga kapatid, namatay na si Jan sa prison. Putol, pinutol ang kanyang ulo at inilagay sa silver plate. Mga kapatid, dahil hindi po siya umayon doon sa ministry. Sabi nga ni Pastor Wilbert, dalawa lang naman yan eh. Ikaw ay magretiro na or sumama ka sa panibagong move ni Lord. Okay, kaya lang hindi niya ito ginawa. Ano nangyari sa kanya? Naging sanhipa kung ba't siya namatay. At itong bahaging ito, patay na po si John. Matthew 21:23. Mga kapatid, Jesus entered the temple courts and while he was teaching, tingnan nyo ha, habang nagtuturo siya sa temple court, okay, itong chief priest, mga chief priest at saka mga elders ng mga tao sa Israel, nagpunta at ito po yung tanong, masusurpresa kayo. By what authority are you doing these things? They ask, and who, caps lock, gave you this authority? Kalimitan tayo, saan tayo na-amaze? Sa kapangyarihan. Sa anointing. Sa gift. Pero masurpresa kayo dito. Ang tanong itong mga chief priests at saka ng elders, ang tanong sa ating Panginoon sa Kristo, sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad? Sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad? Okay? Tingnan niyo po. Usually tayo, particular, okay? In fact, ako, isa po ako sa mga biktima niyan. Nung lagi ko pong nababanggit sa mga turo ko, yung naging sanhi kung bakit kami naging ganito ngayon. Kung bakit napaka-grateful namin do sa aming spiritual father, mga kapatid. Kasi nga, hindi namin alam na pwede pala mangyari ito sa isang pastor, sa isang church, sa buhay ng isang tao na wala namang saysay ang buhay before. Di ba? Kaya lagi mo siyang nababanggit kasi karamihan talaga nang itinuturo mo galing sa kanya. Kaya lagi mo siyang nababanggit. In fact, minsan kaya ka nagkakaroon ng kapahayagan na sarili mo, gawa niya rin yan. Pero tingin nyo, normally, ano nangyayari sa atin? Pagpatay na yung tao. Wala na, hindi na binabanggit. Pero tingnan nyo po ito ha. Nung panahon na ito, nung siya tinatanong kaninong authority, okay, kalimitan tayo ang direksyon natin. Kaninong authority gamit mo? Kay God. Eh, sino ba gumawa ng protocol na ito? Si God. Kaya maraming nagbabiolate at maraming litong-lito rito, mga kapatid, kasi hindi talaga natin naunawaan itong bagay na ito. Kaya nga po natin ito nililinaw. Bakit marami until now, mga Kristiyanong masasabi, pero nakita mo, taliwas, doon sa kanyang pinag-aaralan yung kanilang ginagawa. Pero dahil nabuo na sa kanila yung ganong klase ng filosofiya, akala rin talaga nila tama sila. Diba? Kaya ang tanong dito, sino nagbigay sa'yo ng authority, hindi power, hindi anointing, hindi gift? Huwag kayong masyadong ma-attract dyan. Diba? Power without authority is illegitimate power. Tingnan nyo, ang sabi ng Panginoon, medyo tricky yung sagot ng Panginoon kasi tanong din yung kanyang sagot. Sabi ng Panginoon sa Kristo, I will also ask you one question. Parang sinasabi niya, sige, sasagutin ko yan. Oo, pero tatanungin ko muna kayo. Anong tanong niya? Sabi niya kasi rito, if you answer me, kung sasagutin niyo yung tanong ko, I will tell you by what authority I am doing these things. Ibig niya sabihin dito, pag sinagot niyo ako, nasagot na yung tinatanong niyo. Ganun yung ibig niya sabihin dito. Verse 25, kinapsla ko mga kapatid. Okay? Doon siya nag-start ng kanyang sagot na tanong. Ano sabi niya rito? John's baptism. Anong tanong sa kanya? Kaninong authority gamit mo? Kalimitan tayo, sinasabi natin kay God. Totoo naman, kaya lang mayroong protocol. May tao laging ginagamit. Tao, hindi grupo, hindi po isang samahan. Mga kapatid, tao, tao na magiging spiritual father mo. Susundin mo kung ano yung ministry niya. Amen. Okay. Siya yung absolute sa'yo. Sold out ka sa kanyang conviction. Amen. Okay. Ano sabi ng Panginoon? Hindi. Masusurpresa kayo. Hindi si Lord sinabi niya. Ano sinabi niya? John's
baptism. Tignan niyo, sabi niya, where did it came from? Okay. John's baptism, saan galing? Sabi niya, was it from heaven or from men? Ngayon, diskusyon. Alam niyo naman, pagchichismisan kayo. Kasi kakaiba yun yung sinabi eh. Ang sabi nila rito, they discussed it among themselves and said, if we say from heaven, he will ask, then why did not you believe him? Parang ganito, kung sabihin natin sa langit galing, patay tayo. Sabihin nila, ba't hindi tayo naniwala kay John? Sabi naman dito, but if we say from men, kung sasabihin naman natin sa tao galing, yung authority ni John, yari tayo. Bakit? Magagalit sa atin yung mga tao. Ang dami-dami niyan, papatayin tayo niyan. Naniniwala na si John ay propeta. Nakuha niyo? Kaya ang sagot nila rito, hindi nila alam. Pero ang totoo, litong-lito talaga sila. Hindi talaga nila alam. Ang problema mo sa atin, sa panahon natin ngayon, marami pa rin until now lito. Hindi sila mag-came up doon sa realization na ang Panginoon mismo, ang sabi niya, galing kay Diyan yung authority niya. Sa tao, siya na mismo po yun. Dumaan doon sa protocol. Ngayon, mga kapatid, okay? Sa tingin ko, isang malaking sagot po ito sa atin, na kung saan nakita ninyo, walang direksyon ng buhay natin noon. Ngayon, kung nakatagpo kayo ng tamang authority, manatili po kayo, magpasakop kayo, wag lang basta manatili. Kung hindi yung pananatili ninyo, magpasakop kayo sa Kanya. Siya ang gawin ninyo na kung saan ay magbibigay sa inyo ng guidance, ng direction, para makita ninyo, ay ito talagang taong ito ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Ako, doon ko nakita eh. Kaya si Pastor Wilbert, pinursok ko siya. Nakita ko, every time siya nagtuturo, direction. Every time siya nagpa-prophesy, nakita ko to direction. Amen. Diba? And I pray to God, Lord, please, kailangan ako makatap doon sa sinabi niya. Kailangan. Okay? Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, merong ibinigay ang Panginoon, ang tawag niya, gifts. Gift po, mga kapatid. Sino yung mga gifts na sabi rito? Now, these are the gifts Christ gave to the church. Tingnan nyo, God is God of protocol. Lagi siyang may gagamiting tao. Amen. Hindi ka pwedeng rumekta. Sino yung mga yan? The apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors, and the teachers. Napakarami nila. Kaya hindi pwede, mga kapatid, kaya nga ang pinag-aaralan natin dito, right authority. Sino talaga yung kapag ka ikay nakikinig sa kanya, nabibigyan ka ng nourishment, nabibigyan ka ng tamang guidance, hindi ka lang tinotolerate, kung hindi talagang nire-rebuke ka, kinokorek ka, higit sa lahat, tinetrain ka. Diba? Sabi rito, anong responsibilidad nila? To equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ. Kaya kung kami mismo, natutunan din namin na magpasakop sa authority, di mahirap na to. Yan ang mga naranasan ko. Nasabi ko noon, mahirap pagka sarili nating kaparaanan. Kaya dapat tiyakin natin na tayo rin mismo. Kasi pag nakita nila yan, lalo tigit, mga kapatid, sa pag-aaral ng mundo ngayon, ang mga bata, ang kabataan, hindi nakikinig na sa magulang. Gumagaya. Yun daw ang kanila ngayong henerasyon. Gagayahin na lang ang mga magulang. Kung anong nakikita sa inyo, yun ang gagayahin nila sa inyo. If you want them, na kung saan gawin yung kalooban ni Lord, kayo unang gumawa. Ganun din yun, the same way sa church. Gusto natin ipagawa yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay, tayo mga pastor, unang-una mag-upgrade, mag-update. Alamin natin kung ano talaga yung particular na pinagagawa ng Panginoon sa ating iglesia. Para nangyari, hindi tayo naiingit sa iba. Kasi magkakaiba naman ng mga churches. Isa lang layunin. Ano yun? Mag-advance ang karyan ni Lord. Isubdue natin tong earth ng kanyang prinsipyo at kultura. Ng kanyang layunin, ng kanyang intensyon. Mga kapatid, at tatandaan nyo, kapag kaginawa ninyo, takong saan, magpasakop sa authority. Yung power nyo gagamitin, yung anointing nyo gagamitin, yung gift nyo gagamitin, grabe po ang magiging resulta sa inyo yan. Progressively, magtatagumpay kayo na magtatagumpay sa lahat ng antas ng inyong buhay. And lastly,
Sabi nga po ni Dr. Jonathan David, if we have a great leader, we will become one. Ay, huwag kayong mag-alala. Just like Jesus, nagpasakop sa authority ni John kasi yun ang kalooban ng ama, ng author. Ano nangyari sa kanya? Mas naging matindi ang kanyang ministry kumpara sa kanyang spiritual father. Mga kapatid. Kaya ang sabi po ni Dr. Jonathan David, if you have a great leader, you will become one. Totoo po yun. Kasi sabi ni Pastor Wilbert, compounded anointing na ang tatanggapin natin. Why? Nagpasakop tayo sa kalooban ni Lord na magpasakop sa tamang authority na inilagay niyo sa ating buhay. So, anong dapat kong gawin? Hanapin niyo po yung tamang authority na ibinigay sa inyo ni Lord. Kung may pastor ka ngayon, okay, titiyakin ko sa iyo, siya ang inilagay ni Lord sa iyo na tamang authority ng buhay mo. Ang dapat mong gawin, kapatid, ay patuloy na ipanalangin siya, kanyang pamilya, at gawin ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Sa katulad ko namang mga pastor, para mas mapabilis sa ating nasasakupan, okay, ang pagpapasakop sa ating pangunguna, makita rin nila na tayo nagpapasakop sa isang tao na itinakda rin ni Lord sa atin para maging authority ng ating buhay na ating pagsasubmitan nang sa ganun, mas magiging mabilis ang ating paglilid sa kanila. We are now leading by our example. Salamat po muli sa inyong lahat na patuloy na tumangkilik sa ating ginagawang pag-aaral at akin po muling dinideklara, lahat na inyong narinig ay magsisilbing bini ng Panginoon sa inyong mga puso. At ito po ay sisibol, lalago, mamumunga. Pag namumunga na, maranasan mo na ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Again, salamat po, Pastor Wilbert and Ate Yasmin, sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin. Ganun na rin po sa technical team, sa pangunguna ni Pastor Archie, Pastor Regine, salamat po sa inyo pong mga tulong. At ganun na rin po sa akin pong si Babe, sa aking mga anak, at sa lahat po ng akin pong nasasakupan, Winwakan Mauban. Thank you so much at sa lahat po ng nanood at tumangilik sa araw na ito. God bless us all.